Kataxx. Ito na naman po ang inyong Kataxx at nasa Kataxx channel po kayo sa YouTube. Ito si Mr. Kataxx ETM, Emelino T Maestro po. Naalala niyo po ba yung tungkol sa authorized representative? Ito po yung karuktong, ito po yung part 3. Naalala niyo po ba na si Mr. Emelino T Maestro? Ayan po. Si Mr. Maestro ay ididimanda po, eto. Kakasuhan daw po ng kriminal kung hindi po mag-a-appear as authorized representative doon po sa date ng November 21 sa San Pablo City. At ito po ay pinirmahan ng kagalang-galang na Jose and Tan, yung regional director po. Nakakapikon po itong ganito mga sulat. Kaya lang po, kailangan po nating sagutin. So, hihinaan ko lang po yung tunog. Ayan. So, ang ginawa ko po noong November 21, nagpadala po ako ng aking representative kasi sinasabi naman po dito sa sulat na to, kung hindi daw ako makakarating, through authorized representative po. Ayan po, nakikita ninyo. So, ang ginawa ko, doon pumunta po, pinapunta ko yung authorized representative ko. Ayan po, si Jose Pilumarbas, si Roderick Alonso, at si Mario Calica for on behalf ni Emelino T. Maestro para hindi po ako mademanda. Ako po talagang napikon dito, kaya sinulatan ko sila ng dahil sa aking pagkapikon, sinulatan ko sila ng letter na parehong-pareho din ng tono nung letter na ginawa nila. Ayan, ito po yung certification. Sabi ko po sa inyo, pag pumunta kayo, wag lang verbal, humingi kayo ng certification. To prove, kasi ang labanan po sa korte, ebidensya. So, kailangan kumuha kayo ng ebidensya. Ayan po, si Rolando Martin Contreras po ang nag-issue ng appearance certification na ako po ay nag-comply. Ayan. At binigyan ko po sila ng 5 days. Ayan. Nasagutin yung aking letter. Hindi lang po ako nag-appear. Nagbigay din po ako ng position paper. Ayan po yung date ng position paper ko. Ha? At ito rin po, dalawa. Ang binigay kong position paper. At dito, mabuti na lang, sumagot sila ng maayos. Sinasabi nila na ako rin daw po ay mayroong belated receipt ng information na sinasabi ko na hindi na ako authorized representative, kaya napadala na ako. Maganda naman ang sinabi niya rito. Ito pong portion na to, yung naka-highlight. Kaya medyo naglaylo na po ang aking damdamin at kaisipan dahil nire-recognize naman nila na hindi masama ang ginagawa ko para sa taxpayer. Ipinaglalaban ko lang po ang karapatan ng taxpayer. So kung kayo po mga kakatax ay may mga letters na hindi nyo po kayang sagutin, lahat po ng letter mga kakatax ay dapat po ay sinasagot. Kasi po, ang letter po ng BIR hindi po yung business letter. Mga dangerous letter po yan, later on bibigyan kayo ng sang katutak na problema sa mga letter na yan. Kaya mura lang po. Mag-i-start lang po ang aking professional fee at ng opisina ko ng 1,000 pesos para lang po sa inyo. Matulungan po kayo. Tulong muna po. So, wag po ang number one ko pong recommendation. Pag meron kayong letter na natanggap sa BIR, kahit na ano pa yan, sumagot po kayo at ipareceive po ninyo. At sabihin nyo po sa kanila na sumagot din sila. Katulad ng ginawa sa akin ni Ginoong Alberto Bomediano, isang chief legal division ng San Pablo City. Yan lang po ang ating ituturo sa araw na to. At sana, ito po yung aking ino-offer sa inyo. At tingnan nyo po kung makakatulong po ako sa inyo. Ito po ang inyong Kataxx ETM. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo.